Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans. Saan man panig kayo ng digdig naroon ngayon. Pag-uusapan natin yung laban ni Inoue, the monster Naoya, the monster Inoue, at ang ating Filipino Plus Nonito Donaire, no? So, sinasabi nga na tuloy na ang laban. Meron ng pecha, November 7 sa Saitama, Japan, no? Sa Super Arena Saitama, Japan gaganapin. Siyempre, medyo liamado ta dehado si Donaire rito dahil sa Japan gaganapin yung laban. Pero inaasahan naman natin na hindi naabot sa kamay ng judges kung sino magpapasya sa mananalo dito sa dalawang warrior na to, no? Inaasahan natin na knockout. Pero may sinabi nga si si liamadong liamado siyempre si Naoya Inoue sa labanan na to ni Donaire at Inoue. Pero alam naman natin yung iba pa rin yung veterano. Sabi ko nga pa ulit-ulit, si Naoya Inoue naman ay hindi pa natetest, no? Wala pa naman talaga siyang bigatin na boksingero na kalaban, na katulad nito ni Nonito Donaire, na napalaban na to sa mga big time na boksingero na talaga namang superstars, no? So yung pagbabalik nito ni Nonito Donaire sa 118 pounds mula sa featherweight, na masaklap ngang pagkatalo niya kay Walters at kay Rigondo, ito yung naging hudyat, no? Yung pagbaba niya na muling mabuhay yung kanyang karir, no? Kasi nakita natin na hindi niya nadala mula sa bantamweight yung lakas niya papunta rito sa featherweight. So yung pinakamagandang move na ginawa sa karir ni Nonito Donaire yung bumalik siya sa bantamweight. At ito naman si Naoya Inoue ay sumikat dahil halos lahat ng laban nito ay panay natapos sa knockout. At hindi simpleng knockout, kundi sa mga knockout sa mga early rounds, no? Pero ayon naman sa kita natin na si Filipino Plus, ayon sa kanyang interview sa Ring Magazine, etong tinataguriang The Monster na si Naoya Inoue ay nakitaan niya ng mga butas, no, nung lumaban to sa semifinals. Kasi nanood si Nonito Donaire kasama yung kanyang napakagandang misis dun sa ringside. Pag mga magagandang misis, napapatigil si Badaratlis, no? Kaya nakita natin, pinag-aralan to ni Nonito Donaire. At nung pagkabagsak nga ni Rodriguez sa kamay ni Inoue, ay nakita natin na may binilong itong sino nito Donaire dito kay Rachel, no? So nakita niya na mahahanapan niya ng butas to at magagawa niya ng game plan. Yan yung mga kulang na nakakalaban pa nito ni Inoue. Bagamat malakas sumuntok, pero kulang pa rin siya sa experience pagdating sa mga makakalaban, yung mga dekalibreng katulad nito ni Nonito Donaire. Kung papansin ninyo, wala sa mga natalo ni Inoue yung mga kalibre na nakalaban ni Donaire, sa katulad nila Vic Darchinian na dalawang beses niyang pinabagsak, si Fernando Montiel na pound for pound din nung araw, si George Arce, at saka yung mga tumalo sa kanya na si Walters at saka si Rigondo. So sa kalidad ng mga oposisyon ay lamang dito si Donaire at saka sa experience, no? Pero sinasabi nga na napakalakas nito ni Inoue, kaya siya ay liamadong ngayon sa mga betting ads sa Las Vegas. Pero ayon nga sa veteranong Filipino Plus, nakitaan niya na pwede niyang doon sa semifinals, no, na pinanood. Kaya ako, bilang curiosity naman, pinanood natin ang paulit-ulit yung dalawang round na semifinals ni Inoue tsaka ni Rodriguez. At tinitignan ko, ano kaya yung nakita rito ni Donaire, no? So ang hula ko, at mukhang ito yung nakita niya doon sa may round 1, ay papansinin natin na mas marami yung patama ni Rodriguez
kay Inoue, no? So binilang ko nga eh. Actually, totoong binilang ko kasi nakailang ulit ako eh. Tinitignan ko ano kaya nakita ni Donaire na pwede niyang talunin si Inoue. Tandaan natin si Nonito Donaire, kahit ngayon sa edad niyang 36 o 37 anyos na yata siya, ay may kalakasan pa rin taglay, lalong-lalo na yung kanyang left hook, no? Kita nyo naman, pag pinanood nyo si Fernando Montiel tsaka si Victor King yan, ito yung mga one punch knockout. Teka lang, may tumatawag. Nasa na tayo? Nawala na tayo. Okay, malamang ito yung sinasabi ni Donaire, no? Kasi kung ilang beses kong pinanood yung laban na to ni na Oya Inoue at saka ni Rodriguez, ang nakita ko, very hateable, no? Binilang ko nga kung nakailang patama si, ano, si Rodriguez eh. 15 tumama na kaliwang kamay ni Rodriguez. Kaliwa pa lang yun, ha? At 11 kanan. Malinis yun, ha? Iba pa yung mga pinakawalan ni Rodriguez na hindi tumama. So yung mga tumama, syempre, kung sa lakas, iba-iba, no? Sa 15 patamang kaliwa, dalawa rito ang tumama sa katawan, no? Bakit ko pinag-iba pa yung kaliwa at kanan? Kasi, tandaan natin si Donaire, pag naka-isa lang na kaliwa, nakapagpalusot lang ng isang kaliwang o left hook, ay may paglalagyan to si Naoya Inoue. So, ibig sabihin, kung hateable to na isang katulad ni Rodriguez na hindi naman kabilisan sumuntok, hindi naman kalakasan, kung nakapagpatama si Rodriguez sa kanya ng 15 sa first round, kaliwang kamay pa lang at 11 kanan, eh may posibilidad na matamaan din ni Donaire itong si Naoya Inoue. Di ba? Kung si Rodriguez na hindi kabilisan, nakakapagpatama ng bali 21 na patamang malinis, ha? Iba pa yung binitawan niya na hindi tumama. Kung kasing lakas ni Rodriguez si Donaire, malamang may pinaglagyan to si Naoya Inoue. Okay. Ano pa? Kailan na bago yung game nung round 2? Nung first round kasi, ang estilo ni Rodriguez, kaya siya nakakapagpatama, nawala sa hulog tong Inoue. Kasi tong Inoue ang gustong-gusto sa ibang mga laban niya, yung siya yung lumulusob, no? Pero nakita natin, parang ano to eh, parang yung si Manny Pacquiao nung bata pa, natatandaan natin nung araw, nung si Manny Pacquiao na isa lang ang style, lusob lang ng lusob, nakikipagsabayan sa'yo, basta kahit bigyan mo ng bigyan si Manny Pacquiao, pag natamaan ka ng isang beses ni Pacquiao, nung bata pa siya, hindi marunong umatras si Pacquiao eh. Parang ganito siguro yung nakita ni Donaire, no? Na pag si Inoue ay pinapaatras mo, napapatamaan. So, kung papansinin naman natin, babalikan natin yung huling laban din ni Donaire kay Stephen Yang. Eh, walang ginawa si Donaire kundi sinagasaan eh. Sinagasaan niya literal si Stephen Yang, no? Talagang ang lusob ni Donaire, walang balikan. Isang direction lang, palusob. So kung gagawin ni Donaire yung ginawa niya kay Stephen Yang na forward lang lahat, walang pakialam kahit tamaan siya ni Stephen Yang, sinagasaan niya at nakapagpatama siya at bumagsak si Stephen Yang, eh mukhang kaya niya rin gawin to kay Inoue. Di ba? Isa lang naman ang kinakailangan ni Donaire ipatama. Kung si Rodriguez nakapagpatama ng 15 kaliwa, isang kaliwa lang ang kinakailangan bitawan at mapatama ni Donaire. At yun ang hindi pa nararanasan ni Inoue, no? Kung paano siya tatamaan ng kasing lakas ni napatama ni Donaire. Okay? So magandang abangan yan. Bagamat walang naniniwala kay Donaire na siyang magwawagi, kundi tayong mga Filipino lang, eh makikita nila sa November 7 kung gaano kalakas o kung gaano nila minamaliit si Filipino / Nonito Donaire. O sa ibang balita naman tayo, ang susunod nating topic. Teka.
Okay, sa second round ng laban na inuwit na Rodriguez, biglang nagbago ng hangin nung nakatama ng isang kaliwa si Inoue, no? So, eventually, pag naglaban sila ni Donaire, tatamaan na tatamaan niya si Donaire kasi medyo, ano na eh, no? Medyo may edad na si Donaire at saka talaga naman sa history ni Donaire, kahit yung laban niya kay Stipon Yang, talaga namang tinatamaan siya, no? Ang tanong dyan, kaya ba tanggapin ni Nonito Donaire yung mga suntok ni Inoue, no? So yun yung makikita natin kung kinaya yan ni Donaire at makakapagpatama kasi buhat nung tinamaan na si Rodriguez, wala na yung laro eh. Talagang nakita yung napakalakas. Dugo kagad yung ano eh. Dugo kagad yung ilong ni Rodriguez nung isang patama. Tsaka yung patama ni Rodriguez, eto ay ni Rodriguez ni Inoue, eto yata yung tinuro sa kanya ni Pacquiao eh, no? Yung may semblance to ng mga patama ni Pacquiao kay ano, kay anong ta pangalan nito, yung kay Hatton. Parang ganun yung unang pabagsak nito ni Inoue kay Rodriguez. So yun yung question ngayon, no? Tatamaan na tatamaan si Nonito Donaire ni Inoue. Ang tanong diyan, kakayanin ba ni Donaire yung suntok ni Inoue katulad ng kinaya ni Manny Pacquiao yung mga suntok ni Turman? Pag kinaya yan ni Donaire, ayun, no? Kakayanin rin ba ni Inoue yung mga left hook at yung patama sa kaliwa at kanan ni Donaire? So yun dyan magkakasukatan. Kaya nga sabi ko nga, hindi tatagal tong laban na to dahil parehong knockout artist at parehong gusto nila makipagbaragan na mukha. Okay? So susunod na topic natin, eto na yung ano, no? Yung paulit-ulit natin na yung rematch, yung nananawagan na rematch. Once and for all, huling topic na natin to sa dalawa na to, kay Turman at kay Horn, pareho sila nanawagan ng rematch kay Manny Pacquiao. Ano kaya kung sila na lang maglaban, di ba? Total, gustong-gusto nilang hamunin ng rematch si Manny Pacquiao sa magkaibang rason, no? Yung isa siyempre natikman niya, no? Napakasarap palang kalaban si Pacquiao, ang laki ng kinita ko kay Turman, no? Si Horn naman, eh, siyempre, wala na siyang karir. Ang makakasalba lang ng karir niya, yung laban niya kay Manny Pacquiao. Kaya nga, ano kaya kung sila na lang muna maglaban, di ba? Di ba parang mas maganda yun? Magkakitaan talaga, no? Kung ano magiging, parang magandang panoorin yan, eh, si Jeff Horn versus Keith Thurman. Okay? So, sila na lang muna. Tapos, ang huling balita natin ay yung, malamang sa hindi ay next year 2020 ay makakita na muli tayo ng undisputed heavyweight champion. Bakit magkakaroon tayo ng undisputed heavyweight champion? Sa totoo lang ngayon, hawak na lahat ng PBC, lahat ng championship sa heavyweight, no? Hawak ni Andy Ruiz yung WBO, WBA at IBF. Meron pang isang minor title, nakalimutan ko na, hindi naman ganong importante, no? At hawak naman ni Deontay Wilder yung WBC. Okay, paano magkakaroon ng mas madali, mas shortcut sa pagiging undisputed pag napanatili yan ni Andy Ruiz? Kaya lang kasi merong obligatory rematch na dapat tagampanan si Andy Ruiz laban kay Anthony Joshua, no? At pre-nakte siya ni Anthony Joshua, kaya magkakaroon ng Ruiz-Joshua Part 2 na ang pinagtatalunan ngayon ay kung saan gaganapin, no? Kung katulad na naibalita ko nung nakaraang video, nagkagulatan kinol ni Joshua ay ni Andy Ruiz yung sinabi ni Joshua na kahit sa Tijuana, Mexico at kahit chewin pa ni Andy Ruiz ang maging referee ay kaya niyang pabagsakin si Andy Ruiz. Kaya sabi ni Andy Ruiz, sige cool, doon tayo sa Mexico maglaban. Pero sa kasalukuyan, nariyan, basta sabi ni Andy Ruiz,
hindi siya papayag na sa UK ganapin ang laban dahil basta hindi siya papayag sa anumang dahilan, no? Wala na siyang binigay. Nung una kasi, nung lumabas yung Dillian White issue na producing tapos nakalaban, yun nga yung isang dahilan kung bakit hindi nararapat na sa UK ganapin tong napakalaking rematch na to, no? Tapos nag-offer din naman ngayon yung Saudi Arabia. Alam niyo naman, mayayaman yung mga Arabiano, na nag-offer sila na doon naganapin yung rematch, yung napakalaking rematch na to, at handa naman sila magbigay sa dalawang fighter ng 8 figures na in million dollars, no? So malaki yun, di ba? Minimum yun na 10 million sila. So intayin natin yan, abangan natin. Pagkatapos ng rematch na yan, yung pala yung topic ko, hindi pala yung kung saan magaganap yung rematch. Pagkatapos ng rematch na yan at manalo si Andy Ruiz, ayon sa kampo ng PBC at ni Deontay Wilder, po pwede naman na maisasantabi muna yung magaganap sana na Deontay Wilder versus Tyson Fury na rematch din, no? Siyempre, mas madaling gawin yung PBC pareho. At saka sa totoo lang, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, si Tyson Fury ay wala naman siyang hawak na title, no? Ang pinagmamalaki lang ni Bob Arum dahil sa husay niyang mag-promote, pinagmamalaki niya lang na lineal heavyweight champion tong si Tyson Fury. Pero actually, wala talaga siyang belt, no? Magaling nga lang talagang i-promote. Lineal championships means wala. Invisible belt yun, eh. Diba? Dahil ang tunay na belt na kay Andy Ruiz lang at saka kay Deontay Wilder. Kung wala nga lang obligatory rematch itong si Anthony Joshua, kay Anthony Joshua to si Tabacho Ruiz, pwede na sila maglaban ni Deontay Wilder, no? So pinagbigyan pa rin Deontay Wilder ito si Luis Ortiz, kaya maganda ang mga laban na yan sa early part ng 2020 kung ano yung magaganap sa heavyweight, no? Ang tansya ko talaga dyan dahil sa, ngayon, kaguluhan nila Canelo, maganda nangyari sa boxing ngayon. Very, hindi mo akalain. Tapos, eto pa si Mayweather na nagpapahiwatig na babalik. Depende naman kay Mayweather. Alam nyo, totoo yun. Yung sinasabi ni Mayweather na siya yung boss ng kanya sarili, totoo yun. Walang makakapagdikta, walang makakapag-isip kung ano yung gusto ni Mayweather, kung anong gusto niya susunod. Dahil sa kaguluhan na yan, nandasong, alam nyo, nakagulo pa yung dasong, eh, no? Kasi dati promoter lang, eh. Yung promoter lang ang nagpapasya kung sino ang lalabanan, eh. Dahil na kinontratas ng dasong yung mga boxer na yan, medyo nagkakaroon tayo ng kaguluhan, no? Kung galit si Canelo, galit si Garcia sa si sino bang Garcia, yung batang Garcia, si Pogi, galit sa Golden Boy Promotion silang dalawa dahil nga nawalan ng corona si Canelo Alvarez dahil hindi maayos na pagpo-promote o hindi maayos na matchmaking ng Golden Boy Promotions. Okay. So samot-saring na tayo bilang panghuli. Hindi pala. Iuna ko to sa video, eh. Teka muna, cut. Okay. Bago tayo magsimula ng ating topic ngayon, good news. Next week po magkakaroon po tayo ng pagkakataon na ma-interview ang future ng Philippine boxing na si Mark Magnifico Magsayo, no? So nakontak ko siya sa FB at napakabait naman, no? Nagpakilala lang ako na ako si Bad Aratilis, pwede ka ba ma-interview? So interview natin siya sa it's either Monday or Tuesday. Kung sa Monday, sa Las Piñas natin siya may interview sa may
Elorde Gym sa Las Piñas, kung sa Tuesday naman dito naman sa Elorde Gym sa Gilmore, no. So yung mga taga Las Piñas, malamang sa Las Piñas tayo pumunta. Gusto nyong mapanood yung live interview ko kay, hindi naman pala live, yung interview natin kay Mark Magnifico Magsayo, eh pwede nyo akong samahan doon, no? Sa ano, mag ano lang kayo dyan, mag message lang kayo na gusto nyo sumama sa akin, dayuhin natin sa Elorde Gym, alas 2. So itetext ko lang siya, may number na ako ni Mark Magsayo. Okay? So hanggang dito na lang po, magkita-kita ulit tayo, magsama-sama tayo. Hanggang sa muli, Bad Aratilis po.